Hello mga mi! Good morning! Today ay Laba Day. At ito na nga ang pinaka-banding naming mag-iina. Buti na lang at may mga kasama akong mga anak dahil kahit papano nakakatulong sila sa akin. Except yung isa dyan na pagkakulit-kulit gumagawa na nga lang ng bubbles, ang kulit-kulit pa. Importante talaga na sa murang edad pa lang ng ating mga anak ay tinuturuan natin sila ng mga gawaing bahay. Hindi lang ito para sa atin kundi para rin sa kanila. Pero hindi maiwasan na sa ibang tao ay huhusgahan ka. Ginagawa mo daw kawawa yung mga anak mo dahil inuutusan mo sila. O kaya naman nagpapasama ka sa mga gawaing bahay. Ngunit sino nga ba sila para husgahan ka, di ba? Basta wag na lang nating intindihin yung mga sinasabi ng ibang tao dahil hindi naman yung nakakatulong para sa atin, di ba? Basta alam natin kung ano yung makakabuti para sa mga anak natin, yun ang dapat nating gawin. Konting kwento lang mga mami. Nagising kami mga bandang 7:30 ng umaga at pagkatapos noon nagkumain kami ng almusal. Kwento-kwento ng konti para naman banding-banding. Kaso nga lang ay nakalimutan kong i-video. Ang importante ay i-video natin itong paglalaban natin. O di ba nakakainis yung tawa ko dahil wala naman tayong sound effects? Kayo na lang ang mag-adjust ha para hindi na lang ako masyadong mag-edit. So ito na nga mga mi, pagsasabihan ko kayo ha. Dapat tinuturuan natin yung mga anak natin sa mga gawaing bahay. Yung mga basic lang naman na kaya naman nilang gawin. Para kapag nawala tayo dito sa mundong ibabaw, may maiiwan tayong alaala para sa kanila. Masasabi nila na ay salamat naman na tinuruan ako ng aking mga magulang sa mga gawaing bahay. Kung hindi, wala akong alam. Ang pagluluto, paglilinis, paghuhugas ng pinggan at paglalaba ay mga basic lang na gawaing bahay. Kaya dapat matutunan ng ating mga anak. Alam nyo kapag natutong ating mga anak, pupurihin at pupurihin sila ng ibang tao. Pati rin tayo mga magulang ay pupurihin ng ibang tao dahil maganda yung pagpapalaki natin sa ating mga anak. Di ba ngayon, kung naalala natin yung mga kabataan, naiinis tayo kapag sinuutusan tayo ng ating mga magulang. Pero ngayon, tayong mga magulang na, saka natin marirealize at ma-appreciate yung mga itinuro sa atin ng ating mga magulang noon. Ang hirap pala maging nanay o tatay at magpalaki ng mga bata. Minsan naisip mo ba kung paano magpalaki o magdisiplina ng mga anak, kung paano ang tamang pamamaraan. Dahil baka para sa'yo ito ang tama, pero para sa kanila ito ay mali. Ngunit tayo rin ay naging anak, kaya alam na natin kung paano magdisiplina ng mga bata dahil noon naging pasaway din tayo, hindi ba? O aminin mo man yan o hindi, yun ang totoo. Mahirap talaga kapag mga babae yung mga anak mo. Dahil katulad mo rin sila na emosyonal. Minsan kapag hindi mo naiwasan na pagalitan sila o masabihan sila, ang tinginan ng mga anak mo sa'yo, isa kang kontrabida. Masakit man ito para sa atin ay talaga ang katotohanan. Pero gaya rin sa atin, marirealize at marirealize nila kung pagdating ng araw na tama yung pagdidisiplina ang ginagawa natin para sa kanila. Tapos nga pala, huwag nating kalimutan na kamustahin sila sa school. Kailangan updated din tayo kung anong nangyayari sa school nila o kung ano yung mga ginagawa nilang mga activity, mga ganon. Para kahit papano, kahit busy tayo, ay alam nila na nagki-care tayo sa kanila at may pakialam tayo. Konting trivia lang mga mi. Bali, tatlo ang anak namin. Puro mga babae. Yung panganay ay grade 11, yung pangalawa naman ay grade 4, at yung isa naman ay kindergarten. Iwan ko muna kayo may ha, dahil may gagawin pa ako ng importanteng bagay. Diyan muna kayo ha, manood lang kayo. Bye-bye! Thank you.
Hello mga mi, eto natapos na tayo doon sa ating ginawa. Kaya balik tayo sa pagbablog. Yan yung pangalawang anak namin, 9 years old lang siya. Grade 4, pwede na rin siyang tumulong sa gawaing bahay. Agree ba kayo na bawat anak natin ay may kanya-kanyang ugali? Konting trivia lang mga mi. Yung panganay namin nung bata pa siya ay pagkakulit-kulit tapos mahilig siyang sumayaw, mahilig siyang kumanta, makinig ng music, nagtutula. Tapos nakikipag-contest siya sa mga singing contest, pati sa mga math festival, mga ganun. Pero nung nagdalaga na, sobrang laki ng pagbabago niya. Kung dati, mahilig siya makipagkwentuhan sa ibang tao at nakikipaglaro sa mga ibang bata, nung habang nagdadalaga siya, nagbago ang kanyang ugali. Gustong-gusto na lang niya doon sa kanyang kwarto at nakikinig na lang ng music at kaya nagbabasa-basa ng mga libro. Kinahiligan na lang din niya ang manood ng mga movie like Korean novela, mga ganun ba? Pero sabi ko sa kanya, hindi pwede ang ganyan. Dapat ay nakikihalubilo ka sa ibang tao. Huwag kang maging mahihiyain. Dahil kung magmumugmok ka lang doon sa kwarto mo, wala kang magiging kaibigan. Siguro naman ay hindi mo gusto yon, di ba? At lagi kong sinasabi sa kanya ay, hindi pwede yung ganun. Paano na lang kapag nagtrabaho ka, sila ba ang mag-a-adjust para sa'yo? Hanggang sa unti-unti, nagbabago na siya. Nakikipaghalubilo na siya sa mga kaibigan niya at sa mga pinsan niya. Ang ugali naman nung isa ay, noong bata pa siya ay pinakamaldita, napakamaldita niya. Halos hindi nga siya ngumingiti eh. Pero kapag nakuha mo yung kiliti niya, ay naku, gustong gusto ka niya. Kaso nga lang habang lumalaki, nagiging sensitive siya sa mga bagay-bagay. Kapag pinagsasabihan mo o sinasabi mo na hindi tama yung ginagawa niya, naku, ikaw pa yung nagiging masama. Minsan may time pa nasasagot pa yan. Pero syempre, bilang mga magulang, hindi kami papayag na lalaki siyang ganyan. Habang bata pa lang, ay putulin mo na kaagad ang kanyang sungay. Gaya nga ng sabi ko, ay para rin sa kanila yan. Kung hahayaan natin ang mga bata na maging pasaway at hindi sumusunod sa mga magulang, lalaki ay lalaki sila na hindi magalang sa ibang tao, lalong-lalo na sa kanilang mga magulang. Buti na lang at marunong siya makinig. Kapag pinagsabihan mo, hihingi yan ng tawad sa'yo, ang magsasorry. Siya rin yung pwede mo utos-utusan kapag may pinabili ka sa tindahan. Masipag din niya sa pag-aaral gaya ng ate niya dahil meron din siyang award. Siya nga pala mga mi, nakalimutan kong sabihin sa inyo, yung panganay pala namin mula elementary, junior high school at ngayong nasa senior high school na, lagi siyang with honor. At syempre naman mga mi, hindi patitinag ang ating pangalawang anak dahil mula kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3, and ngayong grade 4 ay lagi siyang with honor. Hindi ko nga alam kung kanino sila nagmana. At eto na nga si Bunso. Syempre, pag Bunso ay laging tupakin. Ang ugali naman niyan ay masayahin, makulit, masayahin, makulit, masayahin, makulit. Magaling naman talaga yan, mga mi, yung Bunso. Kaso nga lang, meron siyang pagkatamad-tamad. Mas nauutusan pa nga niya yung ate niya eh, kaysa sa kanya eh. Parang siya yung ate. Pero wag ka, pagdating sa pag-aaral, gustong-gusto niyang pumasok. Nag-e-enjoy siya kapag nag-aaral. Marunong na rin siya magbasa at magsulat. Ang nakuha niyang award ay Bookworm Award. Hindi ba't nakaka-proud, mga mi, kung may mga anak kang ganyan? Kahit makukulit sila o lagi silang nag-aaway, ay, hi! Nakakawala ng pagod. Pasalamat talaga ako sa Diyos dahil binigyan ako ng tatlong mga anak. Kami pala, hindi ako lang. Nagpapasalamat kami sa itaas dahil binigyan kami ng tatlong Maria. Hindi man kami mayaman sa pera, ay mayaman naman kami sa pagmamahal ng aming mga anak. Sila ang aming kayamanan sa buhay. At kahit anumang bagay ay hindi matatawaran yon. Kaya thank you Lord, thank you Lord. I just wanna thank you Lord. Thank you, Lord. Ayan, napakanta tuloy ako, mga mi. Hay naku, mi. Napakanta tuloy ako. Basta, mga mi, lagi tayong magpasalamat sa taas. Malaki man o maliit na bagay yung natatanggap natin mula sa kanya. Every time na nakakatanggap tayo ng mga bagay mula sa kanya, lagi tayong magpasalamat at purihin siya. Kahit sa ganoong paraan man lang ay matuwa ang Diyos sa atin. O, mga mi, manood muna kayo, ha? Iwan ko muna kayo. Bye! Thank you.
Horse kay yung bear? Hindi kay Daddy yung bear. Opo. Kay Strike yung isa ka, ano yung isa? Mama nga animals. Yun yung kay Daddy. Ay, ja. Yung ano Strike sa amin ata. Strike ba 'yon? Ano Strike? Yun yung kay ano, guhit-guhit. Opo. Yun sa atin yun ha? Opo. Gusto ko doon na sa akin. Yung Strike, Strike pala yung gusto doon na sa akin. Gumo. Aray ko. Manangod daw sila ng outside. Sila ni Bestie. Gumo. Ay, bakit mo hinulog? Akin na. Akin na yan. Akin na yan. Eh, huwag na kayong mag-away. Pati yung pag-aaway. Bigyan mo na yung sin. Pati yung pag-aaway. Yakin? Yakin na ka. Iyakin mo pa rin. Siyempre. Tsaka daw nila, ha? Feeling ko, kaya ako nakapirate yung mga ginamit mong clips. Nagamit mo na sa buwan. Ah, hanap isa mo. Kaya ano? Reuse. Natanggal yung repetitive ko, pero yung reuse, dito na hindi natanggal. Ang alam ko, yung mga na-upload ko na ano, gusto kong i-delete na yun, ano na. Balit ta, kung ko, i-delete ko yun. Balas, nabawasan na yun. Which are. Kaya pagkakaamin umang ko, ala, balik. Hindi ko yun. Dalawang ano yun eh. Dalawang. Hindi, kapay ko yan. Try nyo na lang. Pero may mawawala na. Tinanggal ko na nga. Sa January pa ako pwede mag-ano. Uy! Uy! Uy, huwag ko kamayos! Yung mga 2000s na. Mami! Matrets. Hindi, naka-mix. O, di ba? Naka-mix. Eh, Matrets. M2M. Backstreet, A1. Thank you. Akin na yung sabon. Akin na! Ay, wala na akong alam kasi. Ito. Ito, butterfly. Nalala mo pa siya. Yung ano?
already bad day. She's lying, but she's lying. The day you went away. But I'm too immune. A is for apple. Apple. A, apple. B is for baby. 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 C is for candy. 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 C is for candy. 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 Sometimes I wish it was you. I just want to baby, can't you hear your voice? Say my name, it sounds so sweet. Coming from the lips of an angel, we are those voices. There are times that I want to say goodbye. But I yes, Paling dalam, paling yang dulu. Nah, ini,
Parang pinagdududahan niya na nagluloko yung babae. Kasi you know, madami daw siyang pagkukulang. Pagkukulang yung babae, lalaki. Makikita rin naman niya sa kilos ng babae. Uy, kuya mo! Bakit? Ano? Parang ikaw yan eh. Yeah. Bakit? Ayoko mag-pink. Bulat ang bakit. Sinasabi pa ni Ate. Hindi, iba na lang. Pwede mo na yung tag na lang. Nakumi, hanggang dito na lamang at ito kong anak ko ay nagsasabi ng kanyang problema sa love life. Hanggang sa muli mga mi, please like and subscribe to my channel. Thank you very much for your time. Paalam.